Naging mabunga at maaksyon ang huling araw ng sesyon sa Kamara bago ang adjournment ng Kongreso. Naipasa na sa huling pagbasa ang kontrobersyal na divorce bill at napatawan na rin ng parusa si Congressman Pantaleon Alvarez. Ang detalye sa report ni Melales Moras. With 126 members voting in the affirmative, 109 in the negative, and 20 abstentions, House Bill number 9349 is approved on third and final. Aprobado na ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang Absolute Divorce Act. Sa botohan sa plenaryo, naging mataas ang emosyon ng ilang kongresista. May ilan pang sumubok na pigilan ang pagpasa ng panukala. Being a parishioner of the San Antonio de Padua Parish of Barangay Nazareth, Cagayan de Oro City, I therefore, in also the presence of the religious organizations, I vote a resounding and strong no to the divorce bill. Pero sa huli, mas nanaig pa rin ang mga sumusuporta rito. Sa ilalim ng Absolute Divorce Bill, papayagan na ang diborsyo sa bansa na inaasahang mas madali at mas murang paraan ng pagpapawalang bisa ng kasal. Pero dapat ay may sapat itong basihan tulad ng physical violence, drug addiction, marital infidelity, irreconcilable differences at psychological incapacity. Ang principal author ng panukala na si Albay 1st District Representative Edsel Lagman, lubos ang pasalamat sa paglusot ng divorce bill. Madam Speaker, starting tomorrow, we shall begin our campaign in the Senate so that its counterpart measure, which has long been ripe for plenary deliberations, shall similarly be passed. Bukod naman dito, lusot na rin sa ikalawang pagbasa ang House Bill number 10439 o panukalang gawin ng legal ang paggamit ng medical cannabis sa bansa na isa ring kontrobersyal na panukala. Bago naman magtapos ang sesyon, pinatawa na rin ang parusa ng kamaras si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez dahil sa disorderly behavior at iba pang paglabag. Kamakailan lang, nag-trending si Alvarez matapos nang hikayatin ang militar na bawiin ang suporta sa administrasyon na para sa ilan ay maituturing na umanong inciting to sedition. Censure ang naging pinal na hatol kay Alvarez o formal na pagkondena ng Kamara sa kanyang inasal. Mas mababaw ito kumpara sa rekomendasyon ng House Ethics Committee na suspension sana. Ibig namang sabihin, tuloy ang trabaho ni Alvarez. The Committee on Ethics and Privileges finds that Representative Pantaleon D. Alvarez has indeed uttered unparliamentary and inappropriate statements. Thus, by a unanimous vote of all the members being a quorum, the committee thereby recommends to the House of Representatives the imposition of the penalty of 6 days suspension from the service. Censure is a formal reprimand, a public statement by the House of Representatives of its disapproval of the conduct of Representative Pantaleon Alvarez. In this instance, censure would suffice in addressing the misconduct without being excessively harsh. Censure serves as a sufficient measure to address that misconduct without unduly impacting the ability to serve his constituents. Sa huli, humarap naman si House Speaker Martin Romualdez sa plenaryo para balikan ang mga naging tagumpay ng Kamara sa ilalim ng second regular session ng 19th Congress. Ito na kasi ang huli nilang session bago ang Senate adjournment. Special thanks go to our esteemed Senior Deputy Speaker and our Deputy Speakers. Our resolute majority leader, accompanied by his ever-reliable senior deputy and assistant majority leaders, our hard-working counterparts in the minority, led by the equally diligent minority leader, and our dedicated committee chairpersons. We also recognize the invaluable contributions of the contractual employees, janitorial services, and security personnel. Most especially the media, our partner in disseminating legislative information to the people.
We sincerely appreciate your commendable work. While we have achieved significant milestones, our journey is far from over. Let us march forward with a renewed sense of purpose, fortified by courage and unwavering determination, poised to confront the trials that lie ahead. Thank you, and I urge that we all continue to serve our beloved nation with dignity and integrity. Together, united in our resolve, let us build a better future for all. Sa Hulyo pa nakatakdang magbalik sesyon ang Kamara, pero tiniyak ni Romualdez na kahit adjournment, tuloy pa rin ang kanilang mga pagdinig at pagsiservisyo. Mel Alasmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.